we will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build. Bago ka pa lang sa aking channel, Alvin Matias Vlogs, huwag mong kalilimutang i-click ang like at subscribe. Maraming salamat! Good morning! Kumusta? So ngayon guys, share ko sa inyo yung mga ilan sa mga narantro ko o nakita ko doon sa Facebook, mga post sa Facebook, yung build projects ng ating government. Bigla lang akong kumbaga na proud kasi kita mo yung effort, yung development, ano yung magiging direction natin sa future, ano yung kahihinat na ng bansa natin, at syempre ang mag-benefit dito tayo mga Pilipino rin. Okay, so ito lang some clips. And nga pala, special mention dun kay Secretary Mark Villar. Kasi, kumbaga, parang siya lang yung nakita kong government official na nag-update kung ano na yung progress ng mga projects na ginagawa. Ayan. So, let's go! Ito yung rampa na pa-north. So pag galing po kayo sa south, dito po kayo aakyat. Ito yung bago po kayo dumating sa Alabang Interchange, dito na po kayo aakyat. So, as you can see, halos tapos na yung rampa. At this point, we're almost 90%. We're also conducting ng safety audits. And based on our report from our concessionaire, San Miguel, ang sabi nila by as early as next month, baka pwede na natin i-open itong ramp. Malaking bagay po ito sa mga taga-south dahil bibilis ang biyahe nila. Itong Alabang exit magiging bottleneck minsan. Kaya ngayon, luluwag talaga yung entrance point sa papuntang Skyway. At the same time, i-announce ko rin po na makakaroon din tayo ng inspection sa Calax dahil malapit na rin po yung bagong segment ng Calax papuntang sila. So yun, abangan po natin at yun ang i-inspect natin sa next night. Magandang umaga po. Nandito po ako sa Puerto Princesa City sa Palawan. At napakaganda dito. Nandito po ako sa cruise port. Kakatapos lang ang inauguration. So ito po ay isang 1.5 billion peso project para sa tourism ng Palawan. Sa Puerto Princesa po, meron tayong mga tourism sites that are internationally noon, katulad ng Underground River. Ay ito po, pag natapos na po itong COVID at nag-using ulit yung mga tools, ito po ay para sa mga international cruise lines. So it can handle international cruises, the size of international cruises. So ngayon, tapos na po, nakikita nyo naman po sa likod itong Puerto Princesa cruise port.
umaga po. Nandito po ako sa BGC Pasig Link Bridge. At dito po ako sa gitna. So makikita niyo na po yung buong alignment ng bridge tapos na yung main span. At ngayon, ang ginagawa namin ay yung dalawang approaches. So malapit na rin matapos. Approaching 80% na yung completion ng BGC Bridge. At kagandahan po ng bridge, meron din mga sidewalks. Almost 2 meters, 1.8 meters po yung mga sidewalks. So pwede rin siya sa pedestrian traffic. At yung lapad po ay 4 lanes, so 2 lanes each side. Ang expectation po namin, pag natapos po ito, mababawasan ng EDSA ang Guadalupe area ng EDSA ng 25% sa traffic. So napakalaking bagay, bahagi po ito ng EDSA decongestion program ni President Duterte. At lalong mag-i-improve ang traffic sa EDSA pag na-open po sa Mayo. So sa Mayo po, pwede na pong gamitin ang BGC Bridge. We're almost 80% sa construction. So, malapit na matapos. So, abangan niyo po BGC Bridge in May. Magagamit niyo na po. So, ito po.